Alam mo bang meron din tayong sarili nating 4th of July sa Pilipinas kung saan naging malaya mula sa kolonyalismo ang libo-libo sa ating mga ninunong Boholano ng mahigit sa 8 dekada? Sino nga ba si Francisco Dagohoy at ano nga ba ang kinahinatnan ng kanyang rebelyon o himagsikan? Halina't alamin natin! Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo o sa Bolanon, mabuhi! Ako po si Kirby Araulio, ang inyong friendly Pinoy historian. At kung bago kayo sa channel na to, in this channel, I make videos tungkol sa ating mayamang kasaysayan, makulay na kultura at marami pang iba. Kaya naman huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe! Ang 4th of July o July 4th ang karaniwang tawag sa Araw ng Kalayaan o Independence Day ng Estados Unidos. Pagkat noong July 4, 1776 ay nagdeklara ng kalayaan ang Estados Unidos o USA mula sa pagiging kolonya ng Britanya o Inglaterra. At sa Pilipinas ay itinakda din ang 4th of July bilang Philippine Republic Day o Philippine-American Friendship Day bilang paggunita sa opisyal na pagkilala ng Estados Unidos sa kalayaan ng Republika ng Pilipinas noong July 4, 1946. Subalit alam mo ba na bago pa man nagdeklara ng kalayaan ang mga Amerikano ay meron na rin tayong sarili nating 4th of July sa Pilipinas? Higit 30 years pa nga bago pa man ang Independence Day ng USA. At ngayong 2021 ay ika-277th anibersaryo ng pagsiklab ng Dagohoy Revolt o Dagohoy Rebellion laban sa mga Kastila sa probinsya ng Bohol, kung saan naging malaya mula sa kolonyalismo ang libo-libong mamamayan ng Bohol ng mahigit sa 8 dekada. Ang makasaysayang pag-aaklas na ito ay pinamunuan ni Francisco Dagohoy. Pero sino nga ba si Francisco Dagohoy at bakit nga ba siya naghimagsik? Ang Dagohoy Revolt o Rebellion ni Dagohoy ang siyang kinikilalang pinakamahabang himagsikan laban sa kolonyalismo hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas kundi maging sa buong Timog Silangang Asya. At ayon sa historian o historiador na si Dr. Jess Bellarmino Terol ng Bohol, ang himagsikan ni Dagohoy ay nagsimula noong July 4, 1744 at ito nga ay nagtagal hanggang August 31, 1829. Isang pag-aaklas na umabot ng 85 taon. Actually, sa modernong watawat ng probinsya ng Bohol ay may dalawang bolo o patalim at ang isa nga dito ay sumasagisag sa kabayanihang ipinamalas ng Dagohoy Revolt. Ito ay pinamunuan ni Francisco Sandrijas o masikat ngayon sa pangalang Francisco Dagohoy. At ang pangalang Dagohoy ay pininiwala ang nagmula sa Dagon sa Hoyhoy, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay agimat ng hangin. Dahil sa kanyang kakayahang mabilis na pagkilos at kakayahang maglaho na tila isang hangin. Ang sinasabing naging mitsa ng pag-aaklas na ito ay ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Sagarino. Noong mga panahong ito ay si Francisco ang siyang cabeza de barangay ng Inabanga o ang bayan ngayon ng Inabanga sa Bohol. Inutusan ng Kastilang pari na si Gaspar Morales ang kapatid ni Francisco upang arestuhin ang isang tao sa kabundukan ng Bohol. Ngunit sa kasawiang palad ay unang napaslang si Sagarino sa engkwentrong ito. At nang mabalitaan ni Francisco ang pagkakapaslang ng kanyang kapatid, ay hinalughog niya ang kabundukan ng Bohol upang hanapin ang mga labi ni Sagarino. At nang ito'y kanyang mahanap ay inuwi niya ito sa Inabanga para ito'y mabigyan ng maayos na libing. Subalit, ipinagkait ng paring si Gaspar Morales na pahintulutang mabigyan ng isang Kristiyanong paglibing si Sagarino. Ipinagkait ng pari na ipagdasal at bigyang basbas ang mga labi nito. Ipinagkait niya kay Sagarino ang mga sakramento na sa simbahang Katoliko ay pinaniniwala ang kailangan ng isang yumao upang ito'y mapayapang sumakabilang buhay sa langit. Itinanggi din ng pari na may kinalaman siya sa mga kaganapang humantong sa pagkakapaslang ni Sagarino. At ilang araw ding pinabayaan ng pari ang mga labi ni Sagarino na nakatiwangwang lamang sa harap mismo ng simbahan ng Inabanga. Pinabayaan niya lamang ito sa labas ng simbahan, sa harap mismo ng simbahan.
na siya namang lalong ikinagalit ni Francisco. Kaya naman sumumpa si Francisco na iwasto ang hindi makatarungang pagtrato ng simbahan sa kanyang kapatid. Siya rin ay tumigil sa pagbayad ng buwis sa gobyernong Kastila. Itinigil din niya ang pagpapatupad ng poloy servisyo o ang mapang-aliping sapilitang pagtrabaho ng ating mga ninuno para sa mga mananakop. At hinikhait din niya ang kanyang mga kamag-anak at mga kababayan na manindigan para sa kanilang mga karapatan at lumaban sa mga mapang-abusong Kastila. Ngunit, ang lahat nga ba ng ito ay dahil lamang hindi nabigyan ng maayos na paglibing ang kapatid ni Francisco? Ang mas malalim na dahilan kung bakit nag-aklas sa mga Boholano o Bolanon ay ang mismong polo y servisyo, ang mapang-aliping forced labor o sapilitang pagkatrabaho ng mga mamamayan para sa gobyernong Kastila. Dahil dito'y marami sa ating mga ninuno ang nawalay sa kanilang mga pamilya dahil sa pagkatrabaho sa malalayong mga lugar. Napabayaan din nila ang kanilang mga sariling kabuhayan at kadalasan lumalagpas din sa nakatakdang araw ang kanilang pagkatrabaho ng sapilitan. Kaya naman labis ito nagpahirap sa ating mga ninuno pagkat ito ay isa sa mga mapang-abusong, mapang-aliping patakarang ipinag iral ng mga Kastila sa kanilang pagsakop sa Pilipinas. Ito ang tunay na naging sanhi kung bakit napakarami sa mga Boholano ang nakiisa at nagsialsa laban sa mga Kastila, isang kilusang pinamunuan ni Francisco Dagohoy. Pero teka lang, gaano nga ba kalaki ang himagsikang ito? Sa simula pa lang ay mahigit sa 3,000 na sa mga Boholano ang sumama kay Dagohoy upang ipaglaban ang kalayaan ng kanilang bayan laban sa tiranikong pamumuno ng mga Kastila. At noong 1770, ang bilang na ito ay lumobo at umabot ng 30,000 revolusyonaryo. Sila'y namundukan sa kabundukan ng Talibon hanggang Inabanga, kung saan sila din ay nagtatag ng kanilang mga kuta o fortification at bagong pamayanan. At kasama ng mga prinsipalya mula sa mga bayan ng Tagbilaran, Baclayon at Dawis ay pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang pagdeklara ng kalayaan ng Bohol mula sa kolonyalismo ng mga Kastila. At nang mabalitaan ng iba pang mga Boholano ang pag-aaklas na ito, sila hindi nagdalawang isip sa pakikiisa kina Dagohoy. Sinuportahan nila ang himagsikang ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan, gaya ng palihim na pag-supply ng mga armas at pondo. At bukod sa mga trenches at fortified walls ay nagtayo din sila ng mga pabahay, patubig at mga taniman para sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Sila hindi lamang nagtago sa kabundukan pagkat sa simula pa lang ay naglatag na sila ng mga pundasyon para sa isang malayang sambayanan. Isang halimbawa nito ang kultura ng kolektibismo, gaya ng collective farming. Sa madaling salita ay matagumpay nilang itinaguyod ang isang malayang pamayanan na nagtagal ng mahigit sa 80 taon o 85 years. Isang malayang pamayanan kung saan ang bawat isa ay may karapatan, kung saan umiiral din ang katarungan at kapayapaan. Makailang ulit ding sumalakay ang mga Kastila, ngunit sa loob ng 8 dekada ay ni isang beses ay hindi sila nagtagumpay na puksain ang rebelyong sinimulan ni Dagohoy, na siya namang naging isang malaking kahihiyan sa mga Kastilang mananakop. Ilang ulit ding nag-alok ng amnestiya ang mga Kastila sa mga Boholano kung sila'y susuko. Subalit matibay ang paninindigan ng mga Bolanon na ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa katunayan ay nasa 20 ang mga gobernador-general ng mga Kastila ang sumubok ngunit nabigong wakasin ang matagumpay na rebelyon ng mga Bolanon. At noong 1829 lamang natalo ng mga Kastila ang mga Boholano sa tulong ng iba pang mga Indio gaya ng mga Cebuano. At ito ang tinatawag na divide and conquer kung saan pinag-aaway-away ng mga Kastila ang ating mga ninuno upang mampanatili lamang nila ang kanilang kapangyarihan sa ating kapuluan. Pero biruin niyo yun, 8 dekada, mahigit sa 85 years na naging malaya ang libo-libo sa mga Boholano sa ating mga ninong Boholano mula sa karahasan ng kolonyalismo. 85 years! Naganap ang lahat ng ito mahigit sa 100 taon bago pa man ipinanganak sina Jose Rizal at Andres Bonifacio, o 154 years bago pa man ang proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Sa katunayan ay sumakabilang buhay si Francisco Dagohoy bago pa ang taong 1829,
namatay si Dagohoy ng mapayapa. Hindi siya napaslang ng mga Kastila. Pagkat siya yumao lamang ng dahil sa kanyang katandaan. Subalit sa kabila ng kanyang pagpanaw ay nagpatuloy pa rin sa pagyabong ang himagsikang kanyang sinimulan. Isang patunay sa kadakilaan at maalab na paninindigan ng mga Bol-Anon na ipaglaban ang kanilang mga karapatan, kalayaan at katarungan laban sa mga mapang-abusong mananakop at sakim na pamahalaan. Kung ako ang tatanungin, ay nararapat lamang na tawaging isang revolusyon ang himagsika na sinimulan ni Dagohoy. Pagkat ito hindi lamang isang maliit na rebelyon, ito'y isang malawakang pag-aaklas na nagtagumpay laban sa Imperyong Kastila. Sa katunayan, noong 1775, nang magsimula pa lamang ang revolusyon ng mga Amerikano laban sa Britanya, ay 31 years nang malaya ang mga Boholano sa pamumuno ni Dagohoy. At ang kanilang himagsikan ay may puwersang humigit kumulang 30,000. Kaya naman nararapat lamang na huwag nating kalimutan ang ipinamalas na katapangan at kabayanihan ng ating mga ninunong Bol-Anon. Nararapat lamang na huwag nating kalimutan na hindi lamang Luzon ang nakipaglaban para sa kalayaan ng ating mamamayan laban sa mga Kastila. Isa itong dakilang himagsikan na nagpapaalala sa atin na hindi lamang basta-basta na lamang nagpasakop ang ating mga ninuno. Isang himagsikan, isang dakilang himagsikan na nagpapaalala sa atin sa sama-samang kakayahan ng ating sambayanan na magkaisa at magtaguyod ng isang malaya at makatarungang lipunan. Kaya naman, mag-comment lamang sa ibaba kung ano ang mga pangarap ninyo para sa ating inang bayan, para sa kinabukasan ng ating sambayanan, at kung paano nga ba natin ito makakamtan. Pero bago tayo magpaalam, today's shoutout goes to all of our viewers and subscribers from Bohol. Kaya naman, daghang salamat kina Brian Ken Cartujano, Siege Pin 95, Tater Tots, at marami pang iba. Daghang salamat sa inyong tanan. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Kaya naman, para sa karagdagang kaalaman ay check lamang ang mga link sa ibaba. At huwag din kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At special thanks nga pala sa aking mga patrons sa Patreon na walang sawang sumusuporta sa paggawa ko ng mga video gaya nito. At para sa mga gustong sumuporta sa paggawa ko ng mas marami pa mga video gaya nito, ay suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng alinman sa aking mga libro o coloring books o alinman sa mga merch na kalink sa ibaba. Maraming maraming salamat po o sa Kapampangan, daghang mali, dakalpong salamat. At sa Bisaya at Bol-Anon, daghang salamat. See you next time. O sa Kapampangan, kita-kits. Ay, mali na naman. See you next time. O sa Tagalog, kita-kits. At sa Kapampangan, Mikitix. At sa Bisaya, kita-ay-ta.